Praise the Lord. So, ngayong umaga, nagpapasalamat po kami, ang buong pamilya. We miss you guys for 1 week. Kami po ay umuwi ng Bacolod dahil yung father ni Pastor Alan, he celebrated his 90th birthday. Na po. Pag sinabi nating 90 years old, ano kaagad yung nasa isip nyo? Matanda na? What else? Ha? Mahina na? Ano pa? Pinagpala. Yes. Alam nyo po, basta mga ganyang edad, ang ako sa isip ko kaagad, at huhulaan ko rin yung isip ng iba, siguro sinasabi nila, abutin ko pa kaya yung ganyang edad? Ha? Aabot pa kaya ako sa ganun? 90 years old, ano po? Talaga pong pinagpala ng Diyos. Sabi nga ng aming anak na si Genesis, sabi niya, nagkaroon siya ng katanungan sa kanyang isip. Sabi niya, Lord, bakit kailangan pang mabuhay yung mga ganyang katanda ng mga tao? Halimbawa, tulad ni tatay, yung lolo nila, 90 years old. Ang lola ko po, 92 years old nung namatay. So, sabi niya, bakit kailangan mabuhay pa sila? Actually, ako nagkaroon din ng katanungan the night before we left. Sabi ko rin kay Pastor Alan, alam mo pa, nagkaroon ako ng ano sa Panginoon. Tulad nila ni tatay, they don't have ano, yung talagang parang big participation sa family. Actually, hindi na rin siya nagsasalita kasi parang paus na siya. Sasabihin niya lang, yung magsasalita siya pero walang sounds. Nakakalakad pa siya. He did all his yung personal na mga, halimbawa, magbihis, magano, yung mga hygiene niya, siya pa po ang gumagawa. So, sabi ko, hindi na masyado, hindi, he's not working anymore. Bakit kailangan pang mag-stay ang kanilang buhay? So, nagkapareho kami ng ano ni Genesis na sabi niya, yung mga ganyang edad, tulad nun, siyempre, ano, reunion, medyo may celebration, yung mga taong malayo, limbawa galing pa ng yung anak niyang isa galing ng Canada, yung ibang kamag-anak galing ng Pampanga, kami galing dito sa Maynila, at doon din sa probinsya sa mga malalayong lugar, they came together, ano po, kahit na may mga importante silang ginagawa, ay pwede pa lang maisang tabi para to give parang chance para mag-gather yung buong pamilya dahil doon sa iisang taong nag-celebrate ng kanyang kaarawan. So, sila ay nagsisilbi na parang pillar of the family, mga haligi ng pamilya na dahil sa kanila pwedeng magkaroon ng bonding, pwedeng magkaroon ng pwedeng maayos anumang gusot, pwedeng ma-patch up yung mga ano sa relasyon, yung mga butas-butas sa relasyon. Sa mga magkakapatid, sa mga magpipinsan, mga kamag-anak na matagal nang hindi nagkikita-kita, nagkikita-kita ulit. Ano po, nag-uusap. So, ang bawat bagay sa mundong ito, nag-i-exist because God has a purpose. Palaging may dahilan ang Panginoon and meron tayong dapat gampanan ayon na kalooban ng Panginoon sa buhay na ito. So, purihin ng Panginoon. The last time na ako po ay nagturo, I talk about God and His incommunicable attributes. Ang Diyos at ang kanyang, yung pag sinabing incommunicable, ito yung kanyang katangian, attributes, katangian na hindi po niya pwedeng i-share sa tao because He is God and God is God alone. He is one. Sabi sa Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. So, nag-iisa lamang siyang Diyos. At ang kanyang mga, tulad ng ating napag-aralan, very quickly po, ang ating Diyos ay, He is all-knowing, tama? Alam niya ang lahat ng bagay. He knows our sitting down and when we stand up and when we sit down, alam ng Panginoong Diyos. Alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng pasikot-sikot sa ating kaisipan at sa ating buhay. That is why walang maitatago sa Panginoon
every secret in our lives is exposed in the light of God. And pangalawa, number two of His incommunicable attributes, He is everywhere. Ano po? He is omnipresent. Kahit saan, nandoon ang Panginoon. That is why we cannot run from God. We cannot hide from Him. We cannot flee from Him dahil kahit saan naroroon ang Kanyang presensya. No po? And then, our God is omnipotent. He is all-powerful. All-powerful ang ating Diyos. Kaya, ganitong panahon na medyo maulan ay pwede po nating ipagkatiwala ang ating kaligtasan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po? At we just pray that God will establish our faith in Him because in the midst of the storm, He is our hope. Amen po ba? And our God is eternal. Ang Diyos po natin ay walang hanggan. He is the same yesterday. He is the first and the last, the Alpha and the Omega. And he was once dead, but now He is alive and He will live forever and ever. And our God is unchangeable. Hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday and today and forever. Ano po? Ito po ang ating Diyos. Those are His incommunicable attributes. Mga katangian na siya lang po ang umaangkin noon. And this morning, I would like to speak about the word image. Ano po? Ang salitang larawan. Image. Ang ito pong salitang ito ay ginagamit especially sa mga, halimbawa, yung great image, yung photography, ano? At saka minsan sa mga parlor, ayan, ginagamit nila yan. So, when we talk about image, ano po, I would like to, larawan. Pag sinabi ko bang image, ano kaagad ang sa isip nyo? Selfie? Yung picture? Picture? Ganon? Okay, so pwede. Yan. Sa panahon natin ngayon, image is so important. To woman, our appearance and the impression we make certainly extend the time we spend in front of the mirror. Tama? Lalo na kaming mga kababaihan, sasabihin ng mga, halimbawa, ano ba yan, kanina ka pa dyan sa salamin? Hindi ka pa ba natapos dyan? Ganon. Kung minsan, nagkakaagawan pa sa salamin. Ano? Doon ka nga muna sa kabila. Ako naman. Siguro hindi na bago sa atin, maging sa mga kalalakihan. Pag ating pinag-usapan ang tungkol sa ating mga mukha, kung paano tayo, how we look in the eyes of other people, ay talagang pinag-iigihan natin yung ating itsura bago tayo lumabas ng ating mga bahay. No po? At pag nadaan tayo sa mga, limbawa, may dumadaan na mga sasakyan o kaya biglang may nagpark na sasakyan tapos tinted yung kanyang sasakyan, nagsasalamin tayo kaagad doon kasi para bang nakalimutan na natin kung paano yung itsura natin, parang hindi natin memorize na ang ating mukha na gusto nating maya-maya nakikita ano na kaya itsura ko, parang ganun, ano, para bang may nagbago ba, wala naman, but we want to be sure na walang nag-iiba o walang dungis ang ating mga mukha. Now,
Ito po yung pagkakaiba ng babae at lalaki. Kaya no wonder, ngayon po talagang nag-i-spend ng tao ng malaking halaga para yung iba nagpapatangos ng ilong, yung iba nagpapakapal ng labi, nag-titake ng napakaraming glutathione para pumuti. At sabi ng aming apo, kasi si Janelle, kilala niyo siya, di ba? He speaks in English. She speaks in English. Pero kailangan niyang matuto ng Tagalog kasi may mother tongue sa school. So alam niya na, grandma, this is kamay. Kamay, tapos ganyan. This is buhok, ganyan, alam niya na, liig. Sabi ko, ito, ano ito? Sasabihin niya, kilay. Tapos may kadugtong siya doon. Sabi niya, kilay is life. Kilay is life. Totoo po yun. Kahit mga lalaki ngayon, nagpapakapal na rin ng kilay. Kinakarir ito ng marami, yung pagpapakilay. At marami ang kumikita dito na mga bakla at sa mga parlor dahil lang sa pagkikilay. Totoo po. Hindi po kayo makikilayan kung meron na kayong 20 pesos. Hindi po. 50, 80, kung kilala nyo yun, 50. Pero pag ano, mga 100 plus ang pagpapakilay. Ha? Okay. Tapos, yung pagpapatanim ng pilik mata. Uso-uso na ngayon yan. Nagpapatanim ng pilik mata. Ganun kabaliw na ngayon ang mga tao kung paanong i-enhance ang kanilang mga mukha. Ganun po. Kasi nga, ito po ang pamantayan ng tao. Hindi tayo matatanggap sa mga trabaho at maging sa sukatan ng pagpili ng kapareha, ito po ang unang-una nating tinitingnan, yung mukha. Na po, yung mukha. Yes. We want to know what the look is for this season so we can have the correct image. Ibig sabihin, inaalam pa natin ano bang uso ngayon. Ano ba yung, halimbawa, sa mga babae kapag nagninang o kaya pagpunta sa mga party, kailangan yung kung ano yung pitaka, ganun din yung color ng kanyang sapatos. At siyempre, pupunta ka doon, aalamin mo yung motif. Baka mamaya ma-out of place ka. So, ganun tayo ka conscious pagdating po sa ating outside appearance. Alam niyo po, ang looks ng mga tao, ito po yung nagbibigay, aminin po natin, ito ang nagbibigay sa atin ng confidence, ibig sabihin yung self-esteem, para bang nadadagdagan ang kumpiyansa ng ating pagkatao kapag maayos yung ating itsura sa tingin ng ibang tao. Confident tayo. Kaya yung ibang mga medyo mahihain, parang masabi natin na hindi sila masyadong tiwala sa kanilang sarili. Kaya hindi sila makaharap, ang kanilang pakikipag-usap ay limitado, at maging sa mga interviews, sa mga trabaho, ay hindi sila sigurado kung tanggap sila o hindi. Ano po? Kaya talagang mahalaga yung itsura. Now, kung titingnan po natin ang Biblia, ngayon pa lang ano, let us look at Genesis chapter 1. Kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa larawan. Because the Bible talks image that is different from fashion, kung paano yung pagtingin natin dito ngayon sa mundo. Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Ito po, napakahalaga kasi ito pinag-usapan na sa Biblia pa lang. Ano po?
At thanks be to God kasi si Lord ang may akda nito. Okay? Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So nakita po natin yung salitang larawan, kalarawan o kawangis. Yun po yung ibig sabihin sa Tagalog. So dito pa lang, kailangan ma-boost yung ating self-esteem. Dito po, makita natin, maunawaan natin ng klaro na ang ating kalarawan ay hindi lang nating kalarawan kung sinong sikat na gusto nyong maging kalarawan, mga star sa Hollywood. Wala po yun sa ipinlano na ng Diyos kung anong uri tayong mga tao. So sana maging klaro ito sa atin na ang kalarawan natin ay hindi lang kung sino-sino. Hindi lang tayo ginaya ng Diyos sa anumang uri ng bagay na kanyang nilalang dito sa lupa. Hindi po tayo din kamukha ng mga apes o kaya ng mga unggoy. Hindi po, huwag pa kayong pumayag dyan. Dahil ang kalarawan natin, hindi po at kung sino lang designer ang nagpasya. Kundi ang may likha at nagmamay-ari ng ating mga buhay ay siyang mismong nag-design na tayo'y magiging kawangis niya. Aren't you glad? Kawangis tayo ng Diyos na naglikha sa atin. Okay, so ang sabi niya, pamahalaan natin ang lahat ng kanyang nilikha at sabi pa ng Panginoon, punuin natin ang mundo. Go, sabi niya, and fill the earth. Atin pong pupunuin ang mundo na kanyang nilikha ng mga taong kawangis ng Diyos. Malinaw? Okay, malinaw po yon. So God Himself, in Genesis, the very first book in the Bible, yun, nabasa natin that He created us in His image, in His likeness. Ano po? And being made in God's image means that our bodies are valuable. And valuable, and God is concerned with the condition of our hearts. Not only in our physical features. Hindi lang po concern ang Panginoon sa kung ano yung ating height, kung anong kulay ng ating buhok, ano po, kung ano ang kulay ng ating balat. Kung di ang Diyos po ay concern siya sa kondisyon ng ating mga puso. Tulad ng sinabi ko kanina, ang ating pamantayan, kung gaano tayo magiging ka-confident, maging confident sa ating mga sarili, ay yung ating panlabas na kaanyuan. But in 1 Samuel chapter 16, verse 7, ito po yung sinabi ng Diyos kay Propeta Samuel nung ang Diyos ay nagpapahanap ng panibagong hari na mangunguna sa bayan ng Israel. Pumunta po siya sa sambahayan ni Jesse dahil si Jesse po ay may maraming anak na lalaki. At ito po yung sinabi ng Diyos sa kanya. Nung sinabi niya, ito na nga siguro. Kasi bagay ang kanyang tangkad, ang kanyang tikas, ang kanyang tindig, bagay na bagay na maging hari. Pero ang sabi ng Panginoon, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Ano po? Mga kalalakihan, mga kababaihan, na hindi pa tayo lubos na nakapamili.
No po. Actually, hindi tayo dapat ang mamili. Let's wait for God's timing and God's best. Kasi ang bawat isa sa atin ay merong God's best. No po? Kahit siya na siya na yung gusto natin, at tumawag tayo sa Panginoon at humingi tayo sa Kanya ng pangungunan niya, magugulat tayo minsan na iiwanan natin yung naakala natin na siya na talaga. Ano po? At dadalhin tayo ng Panginoon doon sa Kanyang gusto para sa atin. Kasi siya ang namili. Pagdating ng araw, sabi nga ni Pastor Alan, hindi tayo magsasabi, sabi ko na nga ba, nagkamali ako sa pagpili sa'yo. Eh kasi pinili mo eh. Dapat pinili ng Diyos. Ano po? Pinili ng Diyos para sa atin. In 1 Chronicles chapter 28 verse 9, isa po sa mga instruction ng Diyos kay Solomon. Ito po ang sinabi ng Diyos kay Solomon. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Ito po. And you, sabi dito, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever. So, ang Diyos ay atin pong kilalanin na siyang may likha sa atin. Siya ang nagbigay ng ating buhay. Kaya dapat lang, sabi niya kay Solomon, na siya iyong paglingkuran ng buong puso. Kasi nga, hindi nakatingin ang Diyos sa ating mga kaanyuan na panlabas. Ang tinitingnan niya, yung kalagayan ng ating puso sa ating paglilingkod sa Kanya. Kung minsan po, kahit sa church, merong discrimination. Para bang pati ang church, ang pagpili ng mga workers at kung sino yung dapat na nasa front ay yung mga talagang tulad ng pagpili ni Propeta Samuel. Tinitingnan po natin yung appearance, but mali po tayo kasi ang gusto ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya, hindi po ang ating looks, kundi yung ating puso. Ang ating puso, regardless kung anong lahi po tayo, mahalaga sa Diyos ang puso, ang kalagayan ng puso ng isang tao. Okay? Kung magkaganon, ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 13, sorry Kuya Rodela, kasi hindi ko kaagad na sabi sa iyo yung mga verses. Romans chapter 6 verse 13, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Okay? So lahat sa ating buhay, sa ating sarili, ay mahalaga sa Diyos. Gagamitin ng Diyos ang lahat sa ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya hindi lang po yung looks na siyang pinagbibigyan natin ng 99.9% na concern sa ating sarili, kundi ang buong pagkataong ito dapat ay lahat naka-surrender, na iaalay sa Panginoong Diyos. Kasi pagmay-ari niya po ito. No? Hindi lang po yung ating, kung paano nating gustong pumuti, lahat ng mga, yung mga tao gusto nilang pumuti, ang gusto ng Panginoon, papuputiin po natin ang ating, putiin natin sa kalinisan ng ating pag-iisip, ang ating pananalita, ang ating mga kilos, at ang ating puso. Ano po? Ang ating puso. And also, sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20, ito po yung sinasabi ng Diyos patungkol sa atin. Ano po? 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Okay?
For God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Ganun ba yun? Ganun pala yun kahalaga ang ating katawan, ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ano po? Minsan meron tayong mga pangangatwiran, pakialam mo, katawan ko to. Pakialaman mo yung sarili mo. Ano? Minsan, napaka-ingrato natin. We're so ungrateful sa Diyos na may likha ng ati at nagbigay ng ating mga katawan para sarilinin natin at angkinin na tayo, katawan ko to, dala ko to, sagot ko to. Parang ganun minsan, pangangatwiran ng tao. Sorry Lord, malinaw sa atin na hindi natin pagmamayari ang katawang ito. Minsan na ito, tulad ng pagkahulog ng ating mga unang magulang sa kasalanan, lahat ay nadamay. At minsan na tayong nalublob sa kasalanan at ang sabi doon, we were bought with a price or at a price. At yung halaga na pinagbili sa atin para yung katawang ito ay manumbalik sa kanya, sa may nagmamayari, ang katawang ito ay binili hindi po ng pilak o ginto o cheque o ano pa mang halaga, ano po, kundi ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, meaning ng kanyang buhay. Yun ang kanyang pinambili sa bawat isa. So, hindi na tayo nagmamayari dahil binili na tayo ng Panginoong Hesukristo. Siya na ngayon ang nang magmamayari ng buhay na ito. And we need, ang sabi doon, honor God with your body. Okay. Honor God with your body. Romans chapter 8 verse 29. Ano ba talaga? Bakit na tayo binili? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit niya tayo binili? Romans chapter 8 verse 29. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Kasi gusto ng Diyos, kaya niya tayo binili, dahil gusto niya maging katulad. Maging katulad. Sabihin niyo mo nga, maging katulad. Tayo ng kanyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, because who is Christ? Anyway, sabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 3, bakit gusto tayo ng Diyos Ama maging katulad ng kanyang anak? The Son is the radiance of God's glory and the exact representation. Exact representation. Ibig sabihin, walang kulang, walang labis, walang kulang, eksakto, siya mismo. The exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So, ang Panginoong Hesukristo, nung siya'y bumaba dito, bumaba siya at nagkatawang tao, pero ang kanyang imahin, ang kanyang larawan is the exact representation of God's being. Kung ano ang Diyos, yun ang naglalarawan sa Panginoong Hesukristo. Ito na po yung image, the image of God. Paano ba tayo nilikha ng Diyos na kalarawan niya? Ano ba yung tinutukoy dito na image, in the image of God? Ito po tayo papasok. So, ang Diyos po natin, kanina ang sabi ko, He has His incommunicable attributes. Now, let's go to the communicable attributes of God. Yung kung ano siya, na ibinahagi niya sa atin para tayo magiging kawangis ng Diyos. Okay? Now, our God is holy. Ito po, isa sa kanyang mga larawan. This is one of His image. Ito ang mukha ng Diyos. Siya ay banal. And He wants us to be holy. God wants us to be holy. In 1 John chapter, in Exodus chapter 15 verse 11, tingnan po natin ha, dapat ito tayo. Ito dapat ang ating mukha, ang ating looks, ang ating, this is how we represent God in this world. Kung gusto na, kung tayo po
ay kamukha ng Diyos, dapat ito tayo. Who among the God is like you, O Lord? Who is like you, a majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? Ibig sabihin po, hindi natin mapapantayan ang Diyos, pero pwede tayong maging kawangis niya. Halimbawa, in a realidad, may mga tao talagang, lahat tayo may talino. Kanya-kanya tayong skills. Pero hindi tayo pantay-pantay. So, pwede tayong magiging banal, pero hindi natin mapapantayan over and above ang holiness ng Diyos. Kasi sabi diyan, majestic in holiness. Ang holiness, ang ibig sabihin noon, ay ang kakayanan nating gumawa ng tama. Tama lang. Sa lahat ng pag-iisip, tama ang iniisip. Gusto natin ng tamang pag-iisip, malinis na pag-iisip. Kumbaga sa pagsasalita, gusto natin yung mga salitang nakakagaling sa mga taong masakit ang damdamin. Pag narinig nila na tayo nagsasalita, gumagaling ang kanilang damdamin. Kung tayo po gumagalaw, ang mga tao ay nabibless sa atin. Pag kumikilos tayo, nabibless ang mga tao sa atin. Kasi gumagawa tayo ng tama. Nagsasalita tayo ng tama, nag-iisip tayo ng tama. Ganyan ang kabanalan ng Diyos. Yung gumawa ng tama. Okay? Next, our God, at ang sabi po sa Bible, sa Hebrews chapter 12 verse 14. Napo, 1 Peter chapter 1 verse 24 or 26, yung sinasabi doon ng Panginoon na God is holy, therefore be ye holy. Ang Diyos ay banal, kaya dapat din tayong magiging banal. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace. Sa ibang translation, pursue peace. Ano daw natin, habulin o sundan natin ang pakikipagpayapa sa ating kapwa. And the sanctification without which no one will see the Lord. Ang ibig sabihin dyan ng sanctification, holiness. Pursue peace with all men and be holy, for without which no one will see the Lord. Sa iba pong translation. At magpakabanal kayo dahil kung wala ang mga ito, hindi nyo makikita ang Diyos. So mahalaga po that iba kasi yung alam natin na ang Diyos ay banal at gusto niya tayong magiging banal na parang wala lang dating sa atin. Iba yung alam natin at mayroon tayong desire na nakikita natin hindi, 'di ba sabi nung kanta, sabi niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit kaya hindi niya magawa? Gusto pala niya eh, di ba? Gusto nating maging banal at magagawa natin ito. Let's think it positive. I can be holy because my God is holy. Because I have the grace of God, He is empowering me, and kaya ko ito. Next, what is the image of God? God is love. Ano ba ang larawan ng Diyos? Siya ay pag-ibig. 1 John 4, 7 and 8. Kinakanta po natin ito and we need to memorize. These are verses that are important that we need to memorize, no? Ang sabi doon, dear friends, let us love one another for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Okay? So, ang pag-ibig ay mula sa Diyos. At ang sabi dyan, ang hindi umiibig ay hindi niya alam ang Diyos. Do we really know God? Bakit minsan may mga salita pang lumalabas sa bibig ng natin na ewan ko, hindi ko kayang ibigin ang taong yan. Mahalin ko na lahat pero siya, hindi ko talaga siya maibig. Eh hindi yun eh. Si Lord, hindi naman ni Lord
ni Lord sinabi na ano eh, for God so loved some. Hindi niya sinabing ganun. Sapagkat iniibig ng Diyos yung iilan. Sabi doon, for God so loved the world, including the worst man in this world, He loved that man. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan ang kanyang wangis, ang kanyang larawan. Siya ay pag-ibig. At dapat makita yan sa atin. We need to reflect God's love in our life. Sa ayo at sa gusto natin. Actually, yung ano na yan, yung context ng 1 John chapter 4, mula verse 7 at 21, ipinapaliwanag dyan ng klaro ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng tao. Okay, human love, even in its finest moments, can only whisper the pure and holy love of God. So, gaano man natin ini-express ang pag-ibig natin, ito man sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa ibang tao, kumbaga, sabi doon, parang bulong lang ito kumpara sa the purest ano po and the holy love of God. Walang papantay sa pag-ibig ng Diyos. God is good. God is good all the time. Amen. Psalm 118 verse 1. Psalm 118 verse 1. Ang sabi po diyan, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. No po, He is good. Magkaano yan, magkadugtong yan, and His love endures forever. Ang sabi po doon, 103 verse 8, Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. So, ang kabutihan ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon ay nagdadala ng compassion, ng kahabagan at biyaya, grasya. Siya ay banayad kung magalit, abounding in love. Ano po? Gaano ka buti ang Panginoon? Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. Gaano siya ka kabuti. Hindi naman tayo makakalabas kasi umuulan. Kaya, diyan lang kayo. Huwag kayong mainip, ha? Okay. Yeah, Lamentations 3:2. Yet this I call to mind and therefore I have hope. Ibig sabihin yan, this I call to mind, this I remember. Alalahanin natin. Ano ba yung kanyang inaalala? Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ganyan po, kabuti ang Panginoon. Maulan man, mabagyo, God is good. Pag sinabi niya ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagkahabag, ang kanyang katapatan, ay bago tuwing umaga. Ganyan po, kabuti ang ating Panginoon. Regardless of how we feel, regardless of our situation, the truth is, God is good. Amen. Hallelujah. God is good. Ang sabi nun kanina, hindi tayo nauubos. Kasi kung tayo-tayo lang, ang ating mentality, palagi tayong mag-iinggitan, magkakagatan, crab mentality. Nagkakagatan, ano po, nag-aaway-aaway, nag-iinggitan. Pero ang sabi diyan, hindi tayo nauubos. Why? Because God is good. Because God is good. Ano po, God is good. Amen. Kung minsan, ini-insist natin na hindi ko kayang pakitaan ng ano yan, hindi ko pa kaya pakitaan ng kabutihan yan. Kasi kung alam mo lang,
kung ikaw lang ang nasa katayuan ko, ganyan-ganyan pa tayo mga ngatwiran eh, no? Sinasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang ginawa ng kasamaan eh. Pero kung alam mo lang ang detalye kung paano niya ako sinaktan. Pero ito yung salita. Sabi niya, "This I call to mind. The word is remember. Remember the one who remembers you." Alalahanin natin mga kapatid, huwag nating i-insist yung nasaktan tayo. Sabi nga, minartilyo na, nilagyan ng asido, kung ano-ano pang ginawa sa kanyang puso. Kaya parang sobra siyang nasaktan. Pero sabi dito, sabi ng Lamentations, "This I call to mind." The word is remember. Remember the one who remembers you. Thank you, Lord. I always remember God because He remembers me always. Naalala ko ng Panginoon, inalala niya tayo na tayo dapat ay masadlak sa kapahamakan. Tayo dapat yung magdusa. Pero sabi niya, "It is finished. Ginawa ko na, anak. Huwag ka nang magpinitensya. Huwag ka nang mag-effort. Ligtas ka na. Tanggapin mo lang tong regalo ko sa iyong kaligtasan at maniwala ka sa ginawa ko sa iyo." Remember. Amen? Remember that God is good. God is faithful and just. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Ang Diyos po ay makatwiran. "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands." Okay? The Lord your God is God. Hindi sinabi diyan, "The Lord your God is man." No. The Lord our God is God. Siya ay Diyos. At expect God to honor His word. Ang sabi ni Joshua, "Matanda na ako, malapit na akong mamatay. Pero walang isa man sa mga mabubuting pinangako ng Diyos na kanyang binigo. Ang lahat ay kanyang tinupad. Lahat, wala ni isa man." So, ang Diyos natin ay Diyos. He is faithful. Hindi po siya, pag sinabi niyang mahal kita, halimbawa, sabi ni Aljon, "Mahal kita, kaya lang may mahal pa akong iba." Harang ganun, ano? Ang Diyos, pag sinabi niyang, "Anak, mahal kita, patutunayan ko yan sa inyo." Para sa Diyos kasi, ang mundo ay iisa. At ang lahat, kung anong meron sa mundo, lahat ng tao, iisa lang. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, walang alipin, walang maputi, walang maitim, walang Incheck, walang Ilocano, walang Bisaya. Lahat ay pantay-pantay. Mahal ko kayong lahat. Ano po? Pinatunayan niya ng Diyos. And let us expect that God will honor His word. He is faithful in His covenant. Purihin ang Panginoos, ang Panginoong Diyos. Ano po? Tingnan natin yung Psalm 68 verse 4 to 5. Malapit na po. Okay, "Sing to God, sing praises. Sing praise to His name, extol Him who rides on the clouds. His name is the Lord, and rejoice before Him." 5, kuya. "A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling." So, yung ating Panginoon, He is just. He is not only faithful, but He is also a just God. Ano ibig sabihin yan? Siya po ay pantay-pantay. Siya po ay just. Hindi po, pati sa mga walang, mga ulila, siya po ang ama ng mga ulila. Siya po ang asawa ng mga balo. Yan po ang ating Diyos. Ano? Okay. God is merciful and forgiving.
Luke chapter 6, verse 36, ang sabi doon, be merciful for, be merciful just as your Father is merciful. So kung ano kasi ang Diyos, yun yung wangis natin eh. Yun yung larawan natin. Kaya we imitate. Jesus Christ is the exact representation of who God is. Kaya kung makita natin, nung nandito ang Panginoong Jesucristo, kung ano ang puso ng Ama, yun ang kanyang puso. Yun ang kanyang larawan. So, sinasabi niya lang na we need to imitate Christ. So, let us be merciful because He is merciful. Mercy is a we are commanded to exercise mercy. Proverbs 3 verse 3. Tingnan natin, Kuya. Proverbs 3 verse 3. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. So may mga bagay, these are not tangible. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero sinasabihan tayo ng Biblia na huwag natin itong hubarin. Huwag nating alisin sa ating katawan. Diba? Tayong mga babae, diba? Pag natulog tayo, tanggal yung hikaw, tanggal yung kung ano-anong nakakabit sa katawan, yung mga ganon. So, tanggal sapatos, hindi naman tayo pwedeng matulog na nakasapatos, diba? So, ito yung bagay, yung mga katangian ng Diyos na ayaw niyang ipahubad sa atin. Actually, yung mga sinasabi natin kanina, lahat yun dapat makita sa atin. No po? So, ito, sabi niya, huwag nating yung love and faithfulness, huwag nating hayaan na maalis ito sa atin. Umalis o kaya mahubarin natin sa ating katawan. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Kasi kung saan-saan natin yan isusulat, pag naulanan tayo dyan, mabubura yan, paglabas natin, wala na. Okay? Proverbs 11:17. Proverbs 11:17. A kind man benefits himself, but a cruel man brings trouble on himself. Kung minsan iniisip lang natin, eh kasi nang-aabuso eh, kapag ginawan mo ng mabuti, ay inaabuso ka naman. Hindi po, huwag nating isipin yon. Kasi kung yan ang mentality ng ating Diyos, well, hindi na, maghihinto na siya sa kapag pagbibigay ng kabutihan sa atin, pagpapakita at pagpaparamdam ng kanyang kabutihan. Ano po, huwag tayong manghinayang kung ano man yung naitulong natin, kung ano man yung kabutihan na ipakita natin, na ibigay natin sa ating kapwa, we benefit from it. Tayo ang nakikinabang noon. Ang katotohanan niyan, tayo ang naunang pinagpala. Akalain mo yun, pag nagpatawad ka, sino? Buti nga, pinatawad pa kita eh, nagsumbatan pa doon sa kapatawaran. No! If you forgive somebody, sino una makinabang? Tayo, because unang-una, we have now the peace of mind. Na wala yung guilt. Kalain mo yon, dala-dala natin wherever we go, whatever we do, anumang bit-bit natin dyan sa sarili natin, nangangamoy na yan. Mangangamoy na yung galit, mangangamoy na yung sama ng loob. Kasi saan naman tayo magpunta? Ano man yung ginagawa natin? Nakakabit sa ating mga puso. Mabigat dalhin yun. Let us unload our hearts with all the things that doesn't belong to God, that doesn't conform to His likeness and to His image. Amen? Alisin! At hindi yan kamukha ng Diyos, hindi yan para sa Diyos. Hindi yan binigay ng Diyos sa atin. Okay? Tingnan natin yung ano, tingnan po natin ang Micah chapter 6, verse 8. Micah, sabi doon, He has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Klaro, di ba? Ano ba? Pinakita na ng Diyos ang lahat ng kabutihan, lalo na sa panahon natin.
Jesus Christ has shouted the victory word. It is finished. He has showed you, O man, what is good. Nakita na natin, nalaman na natin, narinig na natin kung ano yung mabuti. Ngayon, what does the Lord require of us? Ano ang gusto ng Panginoon Diyos para sa atin? What is that? To act justly. Maging makatarungan tayo. Hindi tayo mapanghusga. Love, mercy. Ibigin natin maging mahabagin. Huwag po tayong maging malupit. At lumakad tayo ng may kababaang loob kasama ang Diyos. Because we are not alone, we are not walking alone, we are not living in this world alone. We are walking with God. So let's walk. Lumakad tayo. Let us walk humbly with God. Circumspectly. Sorry. Nabubulol. Okay. God is gracious, righteous, and full of compassion. Psalm chapter 16, verse 5. Sana nag-gets nyo yung ano, yung mga those who are taking notes. Ano po? Chapter 16, verse 5. 16, kuya, 1-6, sorry. 16, verse 5. Lord, you have assigned me my portion and my cup. You have... Sandali. Kuya, 116. Sorry po. The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. Pag palaging sinasabi full, yung hindi siya kalahati, hindi po siya kulang. Kumbaga sa sukat, eksakto. Kung ang Diyos po ay puno ng kahabagan, tayo overflowing, siksik, liglig. Kasi, hindi pwedeng puno lang. Kailangan it will overflow. Kailangan yan, di ba, yung streams of water, living water, it flows. Umaagos yan eh. Nag-overflow. Kasi kung andyan lang yan, hindi na tayo makakapag-share. Di ba? So, ito ang source natin. Full, ibig sabihin hindi siya nauubusan. The source of our strength, the source of our power, the source of everything that we need para po for us to manifest the likeness and the image of God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos talaga. No po? Hindi lang po tayo kamukha ng nanay at tatay natin. At ang nanay at tatay natin, hindi lang din po sila kamukha ng mga ninuno. Kundi isipin po natin, we were created in the image, in the likeness of God. Amen? Hallelujah! Glory to God. Ngayon, ang tanong, mayroon pa po ba tayong insecurities? Mayroon pa ba? Mayroon pa bang natitirang naawa tayo sa sarili natin? Wala tayong confidence sa sarili natin? Sana malinaw na naunawaan natin at nakilala natin ang ating Diyos, dalawa ang kanyang katangian, the incommunicable attributes and His communicable attributes. Lahat po yan ay hindi lang natin pinag-aralan para lang meron tayong karunungan. Lahat yan ay pinaalam sa atin ng Diyos para yun ang magiging buhay natin. Hindi lang po yun knowledge. It's not only to educate us, but for us to live exactly what God intends us to live. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin na. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa. Lord, it's a privilege. Wala na po kaming dapat ireklamo pa sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami una sa lahat.
sa matagal na panahon, Panginoon, kung wala po kaming contentment sa aming sarili. Wala kaming tiwala sa aming sarili at wala po kaming pananalig sa inyo. Lord, salamat po. Dahil sa umagang ito, muli nyo kaming ni-remind, Panginoon, na hindi po kami galing sa hayop. We don't look like monsters, O God. We look like our Father in heaven. In your communicable attributes na sinyer nyo po sa amin upang kami maging kawangis nyo, Panginoon. Lord, puspusin mo kami ng pagpapasalamat. Puspusin mo kami ng pagsamba at punong-puno ng paggalang sa kung ano ang ninais nyo nung likhain nyo ang bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Ama, naway sa buhay na ito, maparangalan ka sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga gawa, at sa buong puso namin, Panginoon. Gagawin namin ito ng buong puso sa inyo. Salamat po, dakilang Ama. We thank you, Lord. Hallelujah, through Jesus Christ, your Son. All these things were made possible because of Jesus Christ, our Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.